I call him Perry. Perry, magandang gabi sa iyo, Padre. Magandang gabi rin po sa inyo, Tata Ben, at sa inyong programa, at sa iyong sexing secretary dyan. Ayos yan. Kateri, alam kong sinamahan mo yung mga kababayan na natin nagreklamo, nag-file ng kaso dyan po sa Cybercrime Division ng Philippine National Police. Pakikwento mo sa amin, anong nangyari doon? After po kasi nung meeting namin ni Senator Gatchalian, ng Office of Senator Gatchalian, nag-file ng resolution, parang fair debt collection uli. Pero parang tumahimik uli yun. Every weekend, nag-trending po sa Twitter yung mga tungkol po sa mga panawagan sa gobyerno. May mga hashtag po yun. Pinaiikot namin sa Twitter. Ito yung pinaka-follow-up namin, nagpatawag kami ng mas filing sa krame. Ginawa namin makasaysayan din para sa all the victims itong mas filing na to. At inilapit ko to. Idinulog ko to kay Ma'am Gemma Soto na malaki ang naitulong sa amin sa mas filing na to. Dahil kinausap niya si General Sermonia. So napunta nga kami doon at super assist sa amin yung mga pulis. Saktong 10 o'clock, nagdating na ni mga media. Ayun, nako, nagkagulo na. Dahil napakaraming media ang dumating. Sumobra pa doon sa ini-expect ko kasi ilan lang ang tinawagan ko. Tumawag ko siguro mga 3, 4, 5. So yung si Kikay Bautista na kasama ko, tumawag din siya. Yung mga nag-interview sa kanya kasi nung mga nakaraan, yung nag-trending kami nung 1 week na kay MJS, yung reporter's notebook. Sa kasama ko yun na isang group leaders din na siya naman na nag-asikaso ng mga interview doon dahil nagiging busy nga ako. So nag-trending yun. Nagkasunod-sunod yung media interview namin sa mainstream media, Channel 7, Channel Unang Hirit, napanood. So ito yung pagkakataon na sinundot namin. Nagdatingan lahat, halos ang mga media na puno yung mga kwarto sa PNP. Talagang kaya pinalipat kami dahil baka daw babaksak daw yung kinatutuntungan namin. Damay-damay. Magbabayad pa kayo. Kaya pinagamit uli sa amin yung isang yung parang studio ng sumbong mo agad, pinagamit sa amin yun. Doon nag-i-interview yung iba. Tapos yung isang kwarto naman, pinagamit din, doon naman dinadala yung mga form. So yung anti-cybercrime po ang pinababa nila, pinapunta po nila ang team ng anti-cybercrime dito sa multipurpose hall na to at sila na mismo ang nagdala ng mga form dito sa mga victim natin. At doon na po sila nag-fill up